Korean show. So ayan, so tanggalin muna natin. Hi guys, welcome back to YouTube channel. Ayan, today's vlog is gagawa po tayo ng bibingka na Bisaya at home. Ayan, so manood po kayo kasi very easy lang po ang ating mga ingredients. Kung nagugustuhan nyo po ang aking video, please don't forget to like, subscribe, at syempre share na rin. Ayan, syempre magsisimula na po tayo guys. Ayan, manood. Ayan guys, so magsa-start na tayo. So meron tayong 2 cups na rice. Ayan, so gasan mo lang. At 1 hugas lang. Ayan, so ang ginamit ko ay buo na rice. Ayan, so tanggalin natin yung tubig. Ayan. So next, yan. So ayan, ibabad natin sa mga 1 and 1/2 na tubig. Ayan, ibabad natin hanggang bukas, okay? Para lalambot po yung rice. Ayan. Nabad whole night, no? Kagabi. So ayan, so ang gagawin natin, i-blend natin dito. Ayan. So una kong gagawin, tatanggalin ko muna yung binabad na tubig. Tanggalin natin yung tubig kasi ang ipalit natin yung gata. Ayan. So, 2 cans ng gata. So, ayan, sinishake ko na yan, guys. So, ayan. So, haluin muna natin. Haluin. So, masarap pag gata talaga siya. Lalo na yung gatang-gata, no? So, 2 cans ng gata. Lagyan natin ng sugar. 1/2 cup of sugar. Ayan. So, imix natin dyan, guys. Ayan. So, syempre, asin. So, i-mix natin yung asin at saka asukal or sugar. So, ayan. So, next na gagawin natin, pag nahalo na natin to, syempre, mag-start na tayo ng blend sa 2. Kasi maliit lang yung blender natin. So, ayan. Sama natin yung bigas. Ayan, kung mayroong malapit na supermarket sa inyo yung nag-blend ng mga ganito, mas mabuti, no? Pero kung meron kayong blender, mas magayos, hindi siya lalabas lahat, no? So, ayan. Shakes natin. Ayan. Mag-shake na po sa, no? Ang ating bibingka. So, meron akong egg. So, ang gagawin ko, hinalo ko yung egg, guys. Halo natin yung egg. So, nagdagdag tayo ng yeast. Ayan. So, ito yung pangpatubo, no? Pangpaalsa. So, ayan. Ingredients. So, ayan. So, ang gagawin natin, takpan muna natin or in the plastic, no? Ayan. So, hintayin muna natin within 2 hours. 2 hours po, no? So, maghintay po tayo. So, ayan. Paalsahin muna natin siya na, guys. O, so, ayan. Ayan, guys. Nakabili tayo ng banana leaves, no? Ayan, mahal ng banana leaves dito. So, ayan. So, ang gagawin ko, magkulo muna ako ng tubig kasi i-ano natin. So, ayan. So, ang gagawin kasi ko, guys. Ayan, ilagay ko siya dito. Kung marami kayong malaki, mayroon kayong malaki na lalagyan. So, kailangan nating i-warm yung oven. So, nasa 200
degree. Ayan, so mag-wait po tayo na mainit saka natin ilagay yung bibingka natin sa oven, okay? So, ayan guys, magsa-start na tayo kasi tumubo na po siya. So, ayan po. So, meaning, ready na po yung ating pang-bake na. Ayan, so, gawin nating hulmahan. Ayan, tayo ng baking paper, no? So, ayan, para po, ano, sure tayo na parang iligtas. Ayan. So, ang gagawin natin, siyempre, ang gagawin natin, ano muna tayo, i-form muna natin siya. Ayan. So, hindi siya masyadong form. Ganyan lang siya, no? So, ayan. Iganyan natin. Ayan. Marami tayong gunting. Ayan. Balit, ang, ano lang natin sa gilid, guys. Ayan, no? Parang hulmahan lang natin. Siyempre, itabi muna natin. So, ang gagawin natin, gaganyan natin. Alam ko meron siyang butas. So, syempre, gagawin natin. Ganyan muna natin. Ayan. So, dagdagan muna natin. Diba? Ganyan lang para matakpan natin yung butas. So, syempre, gagawa tayo ng malaking, ano, ayan, malaking bibingka. So, kailangan nating i-form. So, meaning, ito yung gagamitin ko kasi steel siya. Ayan. Kung meron kayong hulmahan dyan, mas maganda, okay? So, ito lang yung gagamitin ko. Ayan. So, kailangan nating pag-isipan, no? So, ayan siya, guys. So, gagawin natin. Ayan. Tumubo na po siya. So, ano muna natin? Ayan. Mix muna natin. Mix. So, meaning, malaki yung lulutuin natin na bibingka. So, ayan. Dagdagan natin, guys. Ayan. Kung gusto nyo yung malaki, mas maganda. Kung gusto nyo yung hindi malaki, syempre, tinda yun. So, ayan. Sulutuin natin hanggang maluto po siya. Ayan. Close na natin. So, tignan natin mamaya. Ayan. Silipin natin. Ayan. Tumubo na po siya. Wait po ayan, tayo. Galing sa oven. So, ayan. Tanggalin na natin. Ayan siya. Wow. O, diba? Wow. Tingnan nyo, guys. Tingnan nyo. O, diba? Wow. Ayan. Alam ko, mainit pa siya. So, gagawin ko. So, ayan. Wow. Ayan, nakikita nyo. Ayan, nakikita nyo yung ginawa natin. Wow. So, ayan. So, ilipat muna natin dito. Yun, no? So, ayan. So, ibalik natin. Siyempre, gagamitin pa rin natin. So, ayan. Ayan. Seka na tayo. So, naglagay ulit tayo, no? Ayan siya, guys. Ayan. Lalagyan ko po siya ng coconut. Ayan. So, itong gagawin ko ay special. So, ayan. So, meron tayong toothpick. So, iganyan natin. So, yung special na, yan depende kung gaano karami na coconut, no? Pwede 100 grams or 50 grams. Pero, depende, no? So, ayan. So, meron tayong coconut na ganito, guys. So, ayan, no? So, ano natin? So, ilagay ulit natin sa oven. Ayan. So, mga 40 minutes or more than, depende, no? Kasi malaki siya. So, maghintay po tayo. Guys, so, tapos na ang ating dalawang bingka, no? So, ayan. So, tanggalin muna natin kasi mainit pa. So, ito yung plain at saka ito yung may coconut. So, ayan. Ayan. So, para makita natin yung hindi ko muna siya hawakan kasi mainit pa. So, para ano, na bibingka, no? So, ayan. 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 So, tignan natin kung ano ang kinalalabasan. Wow. So, kailangan natin
siyang coconut. Ayan. So, dahan-dahan kasi yung pinggan natin, guys, is very special. Ayan, mahal to mahal. Ayan. Ayan, nakikita nyo? Ayan. Tamang-tama yung luto niya. So, ayan, nakikita nyo? Ayan, wow. So, tigman natin, guys. Ayan po. So, tigman natin kung sakto ba talaga. Ayan yung luto, no? Kasi ang laki ng ginawa ko. Ayan. Ayan. Mmm. 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 Ayan, ito yung na-miss ko sa, ano guys, sa probinsya. Ayan. Ayan, ang sarap. Ayan, no, may dahon pa. So, ayan po siya. Eksaktong-eksakto po yung panglasa niya, yung tamis. Ayan. Sana po nagustuhan niyo po yung ginawa kong homemade na bibingka at home. Ayan. So, thank you po sa mga nanonood sa aking video. Sana po hindi kayo magsasawang manood sa aking mga video. Thank you so much. And God bless. Bye!